Ayo, tenangin. Manamin kami po ay nagpapasalamat sa biyayin niyo. Nabinigay niyo kami ng kakayanan upang makapakinig ng salita. Binigay niyo kami ng kakayanan upang maumuhaan ng iyong salita. At binibigyan niyo rin kami ng kakayanan upang may sagawa at may sa katuparan ng iyong salita sa aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na binihiyaan mo kami na aming pong marinig ang intinig sa pamagitan ng pagpapayag ng inyong pong banal na kasulatan. Tulungan niyo kami na tinggin ito, higit sa lahat, sundin ito, at ibahagi ito sa aming pong kapwa. Mag-usap kayo sa aming talagitan, ukawin niyo ang aming mga puso, at udyukan niyo kami, Panginoon, na ito'y aming mailapat sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So ilang linggo na po natin pinagpatuloy ang serye natin dito po sa Book of Joshua. Ngayon po nabanggit dito na sila po ay papasok sa bayan ng Jericho at si Joshua ay nagsugo ng dalawang spy upang suriin ang lupang pangako the second time at the same time ang bayang Jericho. Now, ang bayang Jericho, ito yung pinakamalakas, pinakamatibay na bayan sa Kanaan. At itong bayang ito ay mayroong pader, at ang pader ay tobol na napakataas. Ayon doon sa aking binasang commentary, ang unang bakod na tinayo ng sa seating ito ay nasa 23 feet ang taas. At paakyat ang bundok, mayroong kalagitnaan, pwedeng dumaan ng sakin dyan, pwedeng magtayo ng bahay dyan. Ikalawang pader naman ay nasa 30 feet ang taas. Ganon katindi ang suporta ng bayan ito sapagkat ito'y mayroong layunin na ito'y suportahan pagdating sa baha at suportahan din bilang protection sa kanilang bansa. Now, ang bayang Jericho o ang Jericho ang meaning ng salitang Jericho, pangalan Jericho, ay fragrance. Sa Tagalog, ito ay halimuya o amoy. Dahil sa ganda ng syudad nito, napapaligiran ng maraming bundok at napapaligiran din ng mga punong palma. Kaya mabango ang lugar na ito ng Jericho. Ngunit, ang bayan ito ay sinumpa ng Diyos. Ang bayang ito ay sinumpa. Bakit? Sapagkat ito rin ay may halimuya ng grabing kasalanan at kasamaan. At nalalapit na ang hatol sa bansang ito. Lahat ay nakatakdang patayin, gunawin, maliban sa kayamanan, sa ginto at pila. Kaya ang tanong natin dito, ganito bang klaseng bayan o mga tao nakatira sa Jericho, mayroon pa kayang pagkakataong maligtas? Mayroon kayang maliligtas sa ganitong bayan na isinumpa? Na kung maalala natin ang Romans chapter 10, verse 13, at sa mga sumusunod, ganitong pagkakasabi, ang sino mang tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano sila tatawag sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang sasampalataya kung walang nangangaral? At kung nangangaral naman, paano naman mangangaral kung hindi sinugo? Sapagkat nasusulat, kay ganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita ng mga mabubuting bagay. At ang sabi naman sa Isaias, sino ang maniniwala sa amin? Hindi lahat ay sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga,
ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa mga tweet, itong talatang ito ng Romans chapter 10 ay pwede natin may apply sa lugar ng Jericho na isinumpa na maaaring magligtas ang Diyos ng makasalanan dito. At dito sa binasa natin, ipinapakita sa atin na gaano man kasama ng isang bayan, gaano man kasama ng tao, ay maaari pa rin magligtas ang Diyos. Kaya nga lamang, dapat may humayo at mangaral ng mabuting balita. Kaya ang hapon ko sa ating ngayong kalagitnaan ay ito. May kaligtasan kay Kristo. Kaya dapat lang tayong humayo, mangaral, sumunod sa ating Panginoon upang mayroong maligtas. Saan man ito sa ating buhay? Kailangan natin ang sumunod sa utos, humayo at mangaral. Tulad po ng probinsya ng Leyte, kailangan doon ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Punong-puno ng Diyos-Diyosa. Pero mayroong ililigtas ang Diyos doon. Kailangan lamang may mangaral ng tamang mabuting balita upang maligtas ang mga tao ito. So ang paksa natin dito ay may kaugnayan sa paghayo ng mga sugo. Paghayo ng mga sugo, ngunit tignan natin ang biyaya sa likuran ng paghayo ng mga sugo. Mayroong biyaya sa likod ng paghayo ng mga sugo. So ano pong hamon sa atin upang tayo ay humayo sa pangangaral? Unang-una po, dinggin natin ang Panginoon. Dito sa verse 1, may kita natin si Joshua. Ang sabi rito, si Joshua na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Sitim ng dalawang lalaki bilang tiktik na sinasabi, humayo kayo, tignan ninyo ang lupain at ang Jericho. At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang bukpahang babae na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Now, pansin natin na si Josue ay tumawag ng sugo. Pumili siya ng dalawang sugo upang tiktikan ang lupain ng Kanaan at ang lalo na ang bayang Jericho. Now, alam natin sa lumatipan si Josue sa iyong sa Old Testament, meaning Jesus saved, I mean God saved, Jehovah saved. Pero pagdating sa atin sa New Testament, si Joshua ay si Jesus Christ. Siya si Kristo na siya rin nagsusugo sa atin upang humayo at mangaral ng kanyang ebanghelyo. Kaya nga na sinabi sa John 20:21, ang sabi niya sa mga alagad, muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumayin niyo kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Wala pong pagkakaiba ito dito po sa nangyari kay Joshua. Mark chapter 16 verse 15-16, ganito po ang sinabi ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kung paanong si Josue rito ay tumawag ng mga sugo upang humayo patungo sa bayan ng Jericho, ganun din naman tayo. Sinusugo, tinatawag din tayo ng Panginoon upang tayo man ay humayo rin sa misyon. Na tayo rin ay magdala ng mabuting balita sa mga tao ito. Now, ang tanong natin dito, bakit nagpasugo pa si Josue ngayong ang Kanaan ay ipinagkaloob na ng Diyos? Ba't kailangan pang nagpasugo at ipatiktik ni Joshua ang lupang pangako na? Alam niyo kung bakit? Si Josue po ay hindi po gumagawa ng sariling hakbang na hindi nagmumula sa salita ng Diyos. Tinan niyo,
kailan lamang nung Sunday pinag-aral natin ang Joshua chapter 1 verse 7, ganito ang pagkakasabi ng Diyos sa kanya. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mong alisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulay araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Tulad ni David, hindi umaksyon si David ng kanyang sariling bugso ng damdamin, malibang siya ay nakikipag-usap muna sa Diyos. Si Joshua, hindi siya gumagawa ng kanyang mga plano o aksyon hanggat hindi niya muna binulay ang salita ng Panginoon. Ano ang kalooban ng Diyos? Alam niyo ba kung nakasulat sa kautusan ni Moises? Ito ang nakasulat, Numbers chapter 13, na ito'y hindi maalis sa isipan at pagbabasa ni Joshua. Sa Numbers chapter 13, andito yung halimbawa ni Moises na ipinagawa ng Diyos. Ang sabi sa verse 1, Numbers 13 verse 1, at nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsugo kang mga lalaki upang lihim na siya sa atin ang lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel, isang lalaki sa bawat isa mga lipin ng kanilang mga ninuno ay susuguin ninyo na sa bawat isa ay pinuno sa kanila. Kaya't sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng paraan ayon sa utos ng Panginoon, silang lahat ay mga lalaking pinuno sa mga anak ni Israel. Nakita nyo, si Joshua hindi siya basta-basta nagpapadala ng kanyang bugso sapagkat sinabi sa kasulatan, basahin mo ito, bulay-bulayin mo ito, nang sa ganun, maunawaan mo at magagawa mo ang lahat ng iyong gawain ayon sa nasusulat sa banal na kasulatan o kautusan. At nakasulat sa kautusan yun na si Moises ay sumunod sa Panginoon at si Joshua sinusunod lamang kung ano ang halimbawa ni Moises. Yun din ay aral sa atin na bago tayo gumawa ng ating hakbang, halimbawa sa pag-aasawa, na kung hindi tayo babantay sa kautusan ng Diyos, ay mag-aasawa tayo bugso o dala ng bugso ng ating damdamin. Makalita, mabait, pero kung hindi naman siya mananampalataya, anong sinabi ng banal na kasulatan? Anong sinabi ng kautusan? Huwag makipamatok sa hindi ka panampalataya. Ito'y pinapakita kung bakit si Moses, Joshua, nagpadala pa siya ng spy, di yung ipinagkaloob na sa kanilang lupain, eh dahil si Joshua po ay hindi nananangan sa kanyang sariling desisyon, kundi batay sa kautusan ng Panginoon. Ito'y alas sa atin, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tinubos ni Kristo mula sa pagkakasala o pagkaalipin, ngayon ibinigay na sa atin ang pangakong bagong buhay. So, walk in it! Mamuhay tayo! Mamuhay tayong batay sa ating pananampalataya mula sa salita ng Panginoon. Mayroong pananampalataya, faith, coming by hearing by the word of God. So, dito tayo pumabatay kung paano si Joshua, ganun ang kanyang ginawa, ito rin ang ginawa ni Kristo. Si Kristo hindi siya gumagawa sa kanyang sariling kalooban, kundi kung anong sugo ng Ama siya niyang isinasakatuparan, kaya ang sabi niya kung paano ang sinugo ng Ama, gayon din sinusugo ko. Okay. Na wala po tayong problema dyan kapag tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung tayo kumaliwa o kumanan sa salita ng Panginoon, yeah, problema tayo. Tayo. So ano pong sinugo rito? Dalawang lalaki. Before, ilang lalaki? Labing dalawa yung sinugo ni Moises. Pero ngayon, dalawa na lang. Bakit po? Parang huwag na ulit magkamali noong una. No? Kasi noong una, mas marami yung malaksang bibig eh. Punong-puno sila ng takot.
Samantalang si Joshua, nanindigan. At si Caleb, hindi, kaya natin, binigay na lang Diyos yan. Labanan natin. Yung mga pagtayo, kahit hindi natin, ipaklong na sa atin yan. Gagawin lang natin sandwich siya. Pero ang ginawa ng mga tao, gusto silang baguhin at patayin. Kaya na yun, si Joshua, matalino. Ang kanya example, silang dalawa ni Caleb at siya, na mayroong tapat na panalita kung ano yung dapat i-report sa kanila. Tsaka yun, hindi mo sinasabi sa Bible, no? Mas maganda ang dalawa. Bakit dalawa? Sabi, Ecclesiastes chapter 4 verse 9, tignan natin ang principle dito. Two are better than one. Diba? Two are better than one because they have a good reward for their toil. Mas magaling ang dalawa kaysa isa lang. At hindi lang yun, ganun din si Jesus nung isugo niya ang kanyang mga disciples, kanyang mga apostles. So Mark chapter 6 verse 7, and he called them the 12 and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. Two by two. Mas maganda yung kaysa yung kisaw ba? Sabi sa'yo, kisaw na kayo, daghan ba? No? Sabi itong manuok miskabiin, no? Yung kapag ka nag-iilaw kami ng mga burod, yung mga maliit na isda sa tabang, pag marami kami, nakitapak-tapak yung mga isda, imbis na tutunog, tumatakbo. Pero kung dalawa lang tayo, hinihinay lang ganun, talagang kikita mo yung isda, nakatabi sa mga bato, tutunog, eh matali mong mahuli. No? Kung ganun naman, kung maraming pupuntaran sa Jericho, na alam natin ang Jericho, ito'y masasamang taba, mga tao. Galit sila sa mga Israelites sapagkat mayroon silang balita tungkol sa mga Israelites. Talagang nanginginig sila sa takot sa bayang Israel o bayan ng Diyos. Now, tingnan natin ang paraan ng pagkakasugo sa kanila. Ang sabi, palihim. Ang sabi sa verse 1, palihim silang isinugo ni Joshua. No, bakit palihim? Bakit palihim? Well, again, balikan natin ang Quran upang huwag muling mangyari yung kamalian ng una. Ang ating Panginoong Jesus ay nagsugo din sa atin ng mga palihim. No? Palihim din ang sugo sa atin. Tayo rin ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos before the foundation of the world upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi tayo dapat maging maingay, mayabang, kundi ang layunin natin is to save people. Hindi tayo mag-save, pero tuturuan natin sila maligtas. Eh na, nag-usap kami ni Mama last night, isang gabi. Sabi ko, Ma, hindi ko alam kung hanggang saan ako tatagal. 68 na ako. Diabetic for 26 years. Insulin for 11 years. Tapos meron pa akong maintenance. May mga cyst na yung aking dalawang kidneys. Mayroon akong cervical spondylosis. Nahirap akong matulog, higa, dahil masakit. Hindi ba lang magdasal ako? Anong gusto mo ba? Manatili na lang tayo rito? Isang iglesia nito? Hanggang mamatay ako? O humayo tayo? Yung nalalabi kong buhay, ipangarap ko para yung mga tao hindi pa nakarinig ang ebanghelyo. O nakarinig na lang ebanghelyo pero hindi nabuksan ng Diyos ang puso. Ano mas maganda? Kaya sabi na, sige, balik ulit tayo sa Bisaya. Di ba ang maganda? Ano gagawin natin? Hanggang dito lang tayo, taupo. Wala tayong ginagawa. Eh mayroong Jericho. Ang dapat natin kasukin. Jericho, puno ng kasalanan, puno ng kasamaan. Hindi makikinig kanino man. Hanggang hindi nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Mas maiging humayo. Kaysa sarili lang inintindi natin, nagtatawa nito, tatawa ron, sige, overtime dito, overtime doon, tapos sige, bayad dito, kaya dito, kaya dito. Hanggang sarili lang lang. Walang inintindi. Ay ba? Imbis mong tayo tayo ng mga Bible studies, hindi sarili lang. Busy-busy ang pasto. Walang panahon dyan.
Niligtas tayo ng Diyos para umayo. Kaya kung ating babasahin yung Matthew 28 verse 18 to 20, hindi sinabi roon sa mga apostol, but to all disciples. Ang utos niya sa lahat ng disciples. We are His disciples. Hindi lang ito para sa mga apostol. Yung Great Commission. Dapat tayong umayo. So unang-una, upang tayo makahay, dinggin ang Panginoon. Tulad kay Joshua, dininig siya noong kanyang sinuko. Tulad din natin, tinggin natin si Jesus na siyang nagsusuko sa atin. At ikalawa, nahamon sa atin, sundin ang Panginoon. Alam niyo, dalawang spy nito, wala silang reklamo. Pastor, hindi pa ako tamon. Joshua, kailangan mag-aral muna ako sa Bible school ng 3 years bago mo ako subukin. Wala. Basta sila ay sumunod. Again, sa verse 1, si Joshua na anak ni Nun ay palingin na nagsugo mula sa sitim ng dalawang lalaki bilang titik, saying, go view the land, especially Jericho. Ano pong kasunod? And they went and came into the house of a prostitute. They went. Handang humayo. Masunurin sila kay Joshua. Bakit, mga kapatid? May covenant eh. Tayo ba may covenant? Meron ba tayong tipan? Meron ba tayong tipan? Palagi kung meron tayo dyan, di ba? May tipan tayo, may covenant tayo. At yung covenant natin, hanggang recitation lang, kung nagmahin ng member eh. Pero hindi natin binabalikan, ano ba yung covenant ko sa church? Sa Diyos. Tingnan yung covenant ni Joshua, itong mga spies nito kay Joshua. Palitan natin Joshua 1.17. Joshua 1.17, ganito ang sabi. Ang sabi ng mga tao, kung paanong pinakinggan namin si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon namin papakinggan. Sumainunawa ang Panginoong Diyos na gaya kay Moises. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Kailangan lang makita sa pastor na siya'y nasa Diyos palagi. At hindi nagkaraw-karaw sa sanlibutan. Now, continue natin sa 18. Ang sabi ng mga tao na mayroong covenant kay Joshua, whoever rebels against your commandment and disobeys your words, whatever you command him shall be put to death. Only be strong and courageous. Itong spies na ito, itong napiling ito, talagang loyal sila sa leadership ni Joshua. Dahil sa kanilang salita, laging naroon ang Diyos. Lamang, kung ikaw ay nag-uutos sa amin, sa ilalim ng utos ng Diyos. Hindi sa iyong pansariling interes. What? Maraming pastor ngayon na nagpapagawa sa mga membro para lang sa kanyang sariling interes. Hindi po ayon sa banal na kasulatan. Hindi sa salita ng Diyos. Kaya itong mga tao nito, humayo. Bakit po? Yung pong lupang Kanaan, the land of promise, are their land already. It has been given already. Doon pa lamang sa Egypt, sinabi na, ibinigay ko na sa inyo, like sa atin din. Nung tayo po iniligtas ng Panginoon mula sa pagkalipin ng kasalanan, atin na po yung bagong buhay na ito. All we have to do is obey God. Gawin natin
Ano ang dapat nating gawin para sa ikasusunod ng kaharian ng Diyos? Ito rin, kailangan nilang gawin para sa ikasusunod ng kanilang pag-occupy sa promised land. Responsibility nila yun. God has given them the promised land. It is their responsibility to occupy it. To occupy. The same with us, God has justified us. So we have to convert ourselves because God nagbigay sa atin siya, nag-initiate ng ating conversion. Dapat din nating ipamuhay ang pagbabago ng ating mga sarili. Buhay na nila ito eh. Lupain na nila ito. Dapat na nilang sakupin. Nagkaloob na ng Diyos ito. Hindi yung ipagkakaloob. Kaya ang pagpasok nila sa kanan, not for victory, but occupied on dahil sila victorious na. Ang kinitang nila. Ganon sa atin din. O kay ligtas na, di, ang kinin mo lahat. No? Talunin mo lahat ng mga weaknesses mo. Lahat ng kaaway sa promised land that pictures our sinful, remaining sins natin. Kailangan i-occupy natin, i-subdue natin lahat ng mga weaknesses natin. Nasa atin na yung bagong buhay. Kailangan natin isagawa yung ating pagbabago. At itong ginawa ng mga pinili, mga sukupay, alam nila ang doctrine eh. Alam nila ang buhay nila. Hindi tulad sa iba na kailangan mo silang pumasok doon sa promised land para maging victorious bago nila ma-occupy. No? Binigay na naman sa tayo, ang kaligtasan natin na sa Diyos na. Ang kailangan naman natin, itayong gagawa ng ating pagbabago. Pagiging banal, pagiging matuwi, pagiging katapatan, hindi na mawala yung ating tinanggap na kaligtasan. Pero it is our responsibility to be holy, to be righteous. So itong mga subong ito, kumayo sila, pero puno-puno sila ng wisdom eh. Ang kanilang pinuntahan ay isang bahay. At ang bahay na ito, kaya nung bahay? Kay Rahab. O kay Rahab. Sa ating text again, verse 1. I don't know, sabi, go view the land, especially Jericho, and they went and came into the house of a prostitute whose name was Rahab and lodged there. Nang tanong natin, bakit kay Rahab? Bakit sinapit na kay Rahab? Parang nila nakilala na bahay ni Rahab yun. O ating babasahin sa verse 15, ang bahay ni Rahab ay madaling makita. Bakit po? Nasa tabi ng pader. Yan yung sabi sa verse 15. Then she let down by a rope through the window, for her house was built in the city wall, so that she lived in the wall. Ang bahay ni Rahab nasa tabing wall. Bakod. Maring doon sa first wall. Hindi sa second wall, maring sa first wall. Kasi nandun sa pagitan. Pag sinabing bahay ni Rahab, ang sabi, house of a prostitute. Kung prostitute, tatanggapin niya sino mang bisita niya. Right? Hangat niya yun eh. Magkaroon siya ng customer. Kaya itong babae ito, prostitute, mababang lipad, mababa ang moral, ihandang tumanggap sa sino mang bisita. Dahil kung itong mga spies ito nagpakita doon sa mga hindi tulad ni Rahab, baka hindi sila tatanggapin. Baka patayin pa sila. Dahil meron silang may pagmamalaki. Now, anong pinupunto natin dito? Karamihan, hindi natin titignan yung mga matataas na tao ang ating pupuntan. Punta natin mabababa dahil yung kadalasan tumatanggap.
ng bisita. Kaya si Rahab ang pinuntahan nila dahil alam nila walang ibang bahay na maglalagay diyan na madaling bitinan para magkaroon ng panandili ang aliw, maliban sa isang prostitute. Ito ang nakuhay ni Rahab para sa kanyang pamilya, kanyang parents, mother, father, brothers, and sisters. Breadwinner siya sa pamagitan ng ganung dalawa. So para kay Rahab, nung dumating ang dalawang spies, may apply natin sa Romans chapter 10, verse 15, kay ganda ng mga paang nagdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. So anong ginawa itong dalawang ito? Dalawang spies. Natural, binahagi nila ang layunin ng Diyos. Dahil ang utos ng Panginoon kay Joshua, sakupin, patayin, no? Wasakin ang bahay ng Jericho. Walang ititirang hayop, walang ititirang matanda, bata, lahat, maliban lang sa ginto at pilak. Basa natin later on yun. So itong babaeng si Rahab, para sa kanya, napakadang balita ito. Na siya ay bahagi ng tungkol sa Diyos. Dahil si itong si Rahab, may palita na siya tungkol sa Diyos. Alam niyo po, application dito. Mga kapatid, kung tayo mananatili lamang dito sa ating mga upuan, sa ating mga sariling kapakanan lamang, at hindi natin tinatanaw ang ating mga mata at mga paa na dapat tayong humayo, sapagkat napakaraming Rahab ang naghihintay. Napakaraming Rahab na naghihintay ng magagandang paa na nagatid ng mabuting balita. Kung hindi nagpunta yung dalawang yun, sa tingin nyo, may maliligtas kayo sa Jericho? Wala pong maliligtas. Pero, ang Diyos may hindilaan ng mga taong maliligtas. At yan ay si Rahab. So nakita nyo, natagpuan nila sa Rahab. Bakit po? Una, nakinig sila sa utos ni Joshua. Tayo din dapat makinig sa ating Panginoon. Ikalawa, sila'y humayo sa utos ni Joshua. Tayo din, dapat din tayong sumunod sa ating Panginoon. Then thirdly, ipangaral ang salita ng Panginoon. Now, alam natin dito, ano bang sadya nitong dalawang spies nito nung makita sa Rahab? Siyempre, sinabi nila kung ano yung layunin ng Diyos. Hindi magtatagal. Wala sa akin ang lugar nito. Sinong hindi malatakot yan? Wala sa akin ang lugar nito. Sa kabilang banda naman, sa kanilang paghayo, may inihanda ang Diyos na babae na pwede nilang lapitan at kanilang bahaginan noong kalooban ng Diyos at sila'y tinanggap ni Rahab. Now, tignan nyo. Basahin natin ang verse 2. 3. So, verse 2 muna. No? And it was told to the king of Jericho, behold, men of Israel have come here tonight to search out the land. Then the king of Jericho sent to Rahab, saying, bring out the men who have come to you, who entered your house, for they have come to search out all the land. But the woman had taken the two men and hidden them. And she said, true, the men came to me, but I did not know where they from. Where they were from. Now, si Rahab, tinanggap niya ang dalawang spy. At naniniwala kong naniwala si Rahab sa binahagi na balita nitong mga spies na ito. At tinanggap niya ang mensahe. She believed the message. The message of the good news of salvation. So, nagalit naman itong mga sa labas, yung hari. Pinuntahan siya dahil mayroong nagkwento sa hari, may mga taga-Israel. Alam niyo, kasama nila Israel. Ay nagpasukong hari, labas po, Rahab!
Yun na lang mga lalaki dyan. Nandito yung para mag-spy sa ating lupain. Puro man talaga, di ba? So anong ginawa ni Rahab? Makita natin sa Rahab, mayroon siyang pananampalataya and she believed sa dalawang sugo na ito and the message. Kaya, pansinin nyo, itinaya ni Rahab ang kanyang buhay para lang itago ang dalawang sugo. Pero inamin niya na may totoong may lalaki. Pero nagsinungaling siya na hindi ko sinalala kung kilala kung saan siya galing. Now, ano pong masabi niya dyan? Ito yung matagal na issue na eh. Pwede ba magsinungaling? Para ligtas lang yung dapat maligtas. Tanda natin, itinaya dito ni Rahab ang kanyang buhay alang-alang sa pagdepensa sa mga suko. Nagsinungaling siya. So, rule ba yun? Hindi. Tayo nakakaalam na ng katotohanan, yung tayo magsinungaling. Hindi tayo dapat mamuha sa kasinungalingan. Pero, paano si Rahab? Nagsinungalingan? Nakakalahan ninyo. Newly converted si Rahab. Bagong converts si Rahab. Kayo ba? Nung kayo ay ma-born again? Perfecto na ba kayo? Kailangan natin ang preaching. Itigil ninyo! Itigil ninyo! Alisin ninyo! Patayin ninyo! Alisin lahat ng pagsisinungaling! Alisin ang lahat ng makalaman! Bakit po? Kailangan natin lumago dahil yun ang ating ugali. Mayroon tayong kasalanan pang ginagawa natin. Habitual sin ginagawa natin. Kailangan natin ang matinding teachings para tayo tumibay, lumago dyan. E si Rahab, minuto pa lang dito. Ang expectation mo na kilala niyang hari niya. Ha? Matindi. Siya pa, patay ka, patay. Hindi ko lang Duterte hanggang ambagat, patayin kita. Hindi, yung hari dito, pag sabi mo patay, talagang papatayin ka. Ganon ka, grabe ang kasamaan. Sino hindi mo katakot nun? Pero, ang auto sa atin ng Panginoon, huwag tayong magsinungaling. Pero pag mga tuwiran sa akin dito, di ba, pwede naman yun eh. Ang sabi nga sa 1 Peter eh, love conquers all sin. Sabi mo, pag-ibig ka, ipagtakpan mo siya. Wrong context. Wrong. Hindi to apply sa lahat. Apply ito sa konteksto. Ano bang konteksto dito? Isang kapatid na nagkasala, walang tumatanggap sa kanya. But you, lumapit ka sa kanya, tinanggap mo siya, pinagtakpan mo ang kahihan niya, at siya itinanggap mong kapatid bagamat siya'y nagkasala. Ganun po yun. Marami sa atin, pag makasalanan na, markado ka na sa akin, wala akong pagkasayo, wala akong pagmamasayo, no? Pero yung totoo, Kristiyano, kahit markado ka na sa kasalanan, pero dahil humingi ka ng kapatuan, talagang pagkatagod ka. Love covers all things. The same with Christ. Lahat tayo walang hindi makasalanan sa atin, but Christ died for us while we were yet sinners. Yun po yun, hindi yung pagtatakip na kasalanan anak mo, ayun po kasalanan ako, John, wala. Hindi ganun. Hindi mo magtatakpan yung kanilang kasamaan. Pero yung kanilang kahinaan. At ito kay Rahab, kayo po usapan ito. Dapat ito natin konteksto, bagong convert ito. Kailangan pa niyang mag-grow. Kailangan pa rin niyang matuto ng leksyon sa kanyang mga kamalian. So, napatibay dito si Rahab sa dalawang sugo na ito. At ang sabi niya sa verse 9, ano yung sabi sa verse 9?
At sinabi niya sa mga lalaki, no? After na ibahagi ng spies yung kanilang layunin, nawawasakin ng Diyos ang Jericho. Ano sabi? Ito yung lumabas ngayon sa kanyang puso. At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. No? Dumating sa amin. Sorry. Dumating sa amin at ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nangihina sa harapan ninyo. Takot na takot talaga. Kaya naman, yung hari talagang takot na takot na nakapasok yung dalawang Israelites. So, verse 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og na inyong lubos na pinuksan, nang mabalita namin iyon ay nanlumo ang aming puso ni walang tapang na naiwan sa sino mang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa taas at sa lupa at sa iba. Ano yung sinasabi ng babae dito? Dahil sa Diyos ninyo, nagagawa niyo lahat ng bagay nito. Hindi siya humahanga sa ginawa ng mga Israelites, kundi humahanga siya doon sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Israelites. Kaya may takot sila sa Israelita dahil ang Diyos nila ay totoo. At yun ang confession of faith nito si Rahab. At dahil sa faith na yan, mga kapatid, anong ginawa ni Rahab? Verse 12 to 13. Kaya't ngayon, ang sabi niya, sumumpa kayo sa akin sa Panginoon yamang ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambayan ng aking magulang. Bigyan niyo ako ng tunay na tanda na ililigtas ninyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae at ang lahat na nilang karirian at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Ito yung panawagan ng mercy sa isang tao may pananampalataya. Itong panawagan ng tao may binagong puso. Talagang nagmamakawa siya na hindi lamang siya ang maligtas, pati ang kanyang tatay, pinanganak, ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, pati yung kanilang mga aririan. Ito yung bunga ng biyayang natanggap ni Rahab sa pangangaral ng dalawang sugo nito. Pero nabigay ng kondisyon ang sugo. Verse 14, at sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sa iyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay. Kapag ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magandang loob at magiging tapat sa inyo. Ang kagayoy, kanyang pinababa sila sa pamagitan ng isang lubid sa bintana sapagkat ang kanyang bahay ay nasa pader ng bayan at siya ay nakatira sa pader. So, yung pong pagkakababa nung spies sa pamagitan ng tinatawag na scarlet red ba yun? Sa Ingles? Red scarlet. Ayan tawag na sa Tagalog yung lupid eh. Siguro pula. Maraming interpretation dyan. Maraming ini-interpret. Pero maraming application. Pero kumpara sa atin dito, walang ibang interpretation dyan, maliban na yun ang ginamit para makababa sila, para makauwi ang dalawang spy. Ang sabi nila, tuloy dugo ni Kristo, tulad nung dugo doon sa Egypt na kailangan lagyan sa hamba, para sa akin wala akong makita ganun eh. Simple lang eh. Ito'y pagmamagandang loob ni Rahab sa dalawang lingkod na maiwas sa tiyak na
hulo at kapahamakan. Ang magandang interpretation dyan, paano ginamit yon, yung pag hulog doon, para maligtas, eh tingnan natin sa New Testament. Si Paul, si Pablo. Nung si Pablo ay nandun sa lugar na kung saan may kaguluhan, gustong patayin si Pablo. Anong ginawa ng mga kapatid? Nagmagandang loob sila na siya ay inihugos sa loob ng taing. Ano yun? Kaligtasan ba yun? Nung kaluluwa? Tanda natin si Pablo, ligtas na. At itong babaeng si Rahab, doon pa lamang nung magsalita, mangaral, nagkaroon ng pananampalataya sa Rahab, doon pa lamang ay nabago na siya, naligtas na siya. At dahil sa kanyang kaligtasan, nakikita sa kanyang gawa na siya ay tumutulong sa kapatid. Ang sabi sa banal ko sa James chapter 2, sino mang may sabing may pananampalataya pero walang kasamang gawa, hindi ito pananampalataya niya. Tingnan sa Acts chapter 9, verse 23 to 25. Nang makalipas ang maraming araw, nagbalak ang mga Hudyong siya'y patayin. At tumutukoy kay Paul. 24. Ngunit ang kanilang balak ay nalaman ni Saul. Saul, kanilang binantayan ang mga pintuan araw at gabi upang siya'y patayin. Ngunit nang gabi na, kinuha siya ng kanyang mga alagad at siya'y binaba sa kabila ng pader, inihubos siya sa isang tiklis. Ano spiritual interpretation doon? Wala. Kundi, nagmagandang loob yung mga mananampalataya mailigtas yung mga sugo na nagpamulat ng kanilang tanda natin, kaligtasan is a gift of God. Grace ito. Hindi sa ating pagsisika. Hindi sa gawa. Ephesians 2:8 verse 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmamaki. Kaya hindi ako naniniwala na bibigyan natin ng spiritual meaning yan na yan ay tumutukoy sa tubo ni Kristo, but we can give an application for that. Application niya, naman sabi mo tulad na nangyari sa Exodus na sinaligtas sa kapamakan, not necessarily spiritual salvation ng mga Israelites, because hindi lahat ng Israelites ay believers. Kundi sa destruction, kailangan lang maglagay ng dugo ng tupa. That pictures sa ating Panginoon. Pero dito, magandang loob lang ito. Tulad kay Noah. Sa panahon ng Noah, sino ang natagpuan ng Diyos na may biyaya? Sino mo lang, di ba? No. So, anong promise ng Panginoon? Judgment sa pamagitan ng baha. Okay? At dahil si Noah, sa yung tanging taong natagpuan righteous, isinama yung kanyang pamilya na isinakay sa arka. Saan sila naligtas? Sa judgment. Doon sa arka. Nangangunugan pang ligtas yung mga anak ni Noah. Mga believers yun. Kung sinabi ng Bible, si Noah lang ang sanghajan. So, ganyan din naman mga kapatid, napakalaga po na sa atin din, once na tayo po ay nagising sa katotohanan, na tayo naligtas, may pag-asa yung ating pamilya. Acts chapter 16, verse 30 to 31, ang sabi ng jailer, sabi niya, brethren, what must I do to be saved? Ang sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. Maliligtas saan? Kaluluwa. Palay ko hindi.
Hindi automatic yung maliligtas ang iyong pamilya pag ikay sumampalataya. Hindi yan ang ating aral. Hindi yan ang aral ng mayroong nag-aaral ganun. Yung covenanters na wasang magkulat ay covenanting na sa Panginoon, patayin ang kanyang mga anak. No, kasi after noon, noong sa Acts 16:31-30, after na sinabi ni Paul, you and your household, ay dinala nung jailer sila Pablo para mag-preach sa kanyang pamilya. So meron to say, tayo po mananampalataya, ay maaari nating mabagi na ng kaligtasan ng ating pamilya sa pamagitan ng pagpapadala ng Ibanghelyo. God is a believer. Tulad ng halimbawa, First Corinthians 7. Tungkol sa mag-asawa. Isa unbelieving, unbeliever. Isa believer. Hindi ito license para ikaw believer, mag-asawa ka na unbeliever. Ha? Context dito, mag-asawa na sila bago nakatakpo ng faith yung isa. So wala nang gagawin niya kung hindi dapat ituwi. Pero kung ikaw ay mananampalataya na bago mag-asawa ng believer, darating ka sa disiplina ng Diyos. Kung ikaw ay miyembro, right there and there, ex-con ka na rin. Hindi niya sabi sa 1 Corinthians 7:10. To the married, sabi ni Paul, I give this charge. Not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband. But if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. Kadalasan hanggang doon lang. Pero context, continue. And the husband should not divorce his wife. To the rest, I say, I, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he should not divorce her. Now, if any woman has a husband who is an unbeliever and he consents to live with her, she should not divorce him. Why? Sabi po niya, for the unbelieving husband is made holy because of his wife. Nagiging banal yung mister dahil ang kanyang misis ay believer. Compare natin kay Noah. Na-save yung mga anak niya dahil kay Noah na righteous. Pero not necessarily spiritually, spiritual salvation. But save from destruction. Pagkasira. Ang sabi dyan, otherwise, kasunod pa, your children will be unclean, but as it is, they are holy. So, dahil ikaw ay isang lalaki na mananampalataya at hindi mo hiniwalayan ang asawa mo na unbeliever, yung asawa mo, nahuhuli siya, nababanal siya. What do you mean by banal? Ibig sabihin, eh, ligtas na. No, 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 sorry. Pag sabihin banal, nare-refrain siya, nare-restrain siya sa mga maling gawa, kasalanan ng kagawa dahil natuturuan mo siya ng tama even to your children. Kahit unbeliever yan na sila'y natututong magbigay respeto sa Diyos mo kahit sa iyo magulang. Nagiging banal sila. Meaning to say, separate sila sa lahat ng gawa ng sanlibutan. Dahil mayroong isang mananampalatayang nagtuturo sa kanila. Pero not necessarily ligtas sila. So, ang katapusan talaga niya, kung ito'y tatay, dapat turuan mo sila ng gospel. Ipahayag sa kanila ang good news of salvation. Si Christ! Para sila'y maligtas, hindi lamang makontrol ng kanilang mga vices, ang kanilang mga lifestyle nila. Nagiging banal. And, dahil sa iyong patotoo, may babahagun sa kanilang salita ng Diyos. Ganun nangyari sa jailer sa Acts chapter 16. Pasahin ko lang. For sure. And they said, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your husband.
And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his household. Kailangan talaga ng gospel. Hindi automatic naligtas. Pero dahil sa isang tao, naliligtas sa kapamakan. Ganun ang ginawa ng babae ito. Ang babae ito, kinilos niya lamang yung kanyang pananampalataya. Nagtulungan ang mga sugo. Bagamat nagsinungaling itong si Rahab, pero nagpatotoo ang Diyos kung anong klase siyang babae. Buksan natin ang Hebrews chapter 11, verse Hebrews 11, verse, I think, 31. Hebrews 11, verse 31. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. So dito si Rahab, hindi tinitingnan ng Panginoon yung kanyang pagsinungaling, kundi nakita ng Panginoon at pinayag ng Panginoon sa atin ang kanyang pananampalataya. Sapagkat yung kanyang pagsisinungaling ay maaari itong pagtakpan o burahin sa pamagitan ng pagpapalago sa kanya sa pananampalataya. So ano pong lesson maaari matanggap natin ngayon? Unang-una, ang Panginoon ay nag-uutos sa lahat. Babae, lalaki, mga disciples of Christ na humayo at mangaral at gawing alagad ang lahat ng bansa. Meaning to say, lahat ng sasampalataya sa bawat bansa. At yung ginagawa natin. Kaya mayroong natatag sa Leyte, may natatag sa Makati, sa Magdiwang, at sa mga iba pa nating gagawin. At hindi yung magagawa ng isang tao na yan. Dapat higit pa sa dalawa. Utos ng Panginoon ito sa akin. Matthew 28, ang sabi, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and of the Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Mga kapatid, kasama po sa ating pagsakop sa bagong buhay, ngayon tayo po'y gumayo para mga ano. Ang gagawin natin? Hanggang dito na lang tayo. Sa simula pa lamang, eh yung pastor, puso talaga ang misyon. Sana hindi na mangyari yun na mayroong nagsasalita laban sa pag-imisyon. Suportahan ninyo. Suportahan nyo ako. Abutin natin mga tao doon. Hanggang ngayon, nandun sa mga maling aral. Sino ang maghatid sa kanila kung walang hahayo? Hayaan na lang natin sila. Maraming may mga kamag-anak kayo ron, hayaan nyo lang mapahamak sila. Pakinggan natin ang utos ni Kristo. At hindi lamang tayo tagapakinig, kundi humayo tayo. Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi taga sa gawa ng kanyang. At alam natin kung ano nagpatibay sa pananampalataya ni Rahab. Ang nagpatibay sa kalagayan ni Rahab ay maunawaan niya ang kanyang sarili na siya isang makasalanan. Na sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan, tinatnan siya ng biyaya ng Diyos. May dumating sa kanya ang pag-ipaliwanag, ipahayag ang kalooban ng Diyos. At dahil dyan, alam niyo, pag-alis itong dalawang spies nito, ano kaya ang naging kabisihan ni Rahab doon? Muli niyang babalikan yung kanyang trabaho. Tatanggap ng mga bisita, parokyano. Palay ko hindi. Palay ko sinisimulan niya ngayon
na kanyang iwin ang kanyang parents, ang kanyang mga kapatid. Katungkulan niya yun. Mahirap iwin yung kanyang parents sapagkat mas matanda pang namumuhay sa loob ng Jericho ang kanyang mga magulang. Nakaugat sila doon, nakatanim sila, katwiran lang dito ako nabuhay, dito ako mamamatay. Tutundan natin, ang sabi ni Diyos, ang sabi ng spies, okay, nasa amin ang pananamutan, pero kung isa man sa iyong pamilya ang lumabas sa bahay na ito, wala na kaming pananagutan sa sumpang ipinasumpang mo sa amin. Pero sa pagdating namin, pagbabalik namin, at nandyan sila, nanatili sila, kasama sila sa aligtasan. Kaya pagdating, pagbalik natin sa chapter 3, chapter 4, makita natin intact yung family ni Rahab, bagamat gumuho ang kanilang lugar, pero hindi napahama sa destruction ng kanyang pamilya, buhay sila na. Hindi sila napasama. So simulan natin sa ating pamilya. Pati hiyan. Natutuwa ka ba na anak ko, cute-cute, habang bata pa? Iyan sabi sa Psalms 51 verse 5, na mga bata ay pinaglihi sa kasalanan. Walang sino mang bata hindi makasalanan. Kaya nga Proverbs chapter 22, teach your child the way they should go. Turuan sila upang sa pagdating takdang panahon sila man ay makatagpo ng daan na iyong tinatagpo. Hayaan ba natin yan? Cute-cute. Tapos eh, mapapahamak ka. Palakihin natin yan sa salita ng Diyos na makilala si Kristo. Upang Panginoon, pinakita niyong bahagi sa kahilasayan po na pagpasubo ninyo ng mga espina sa lupang pangako. Ay anyo't larawan sa aming mga katungkulan. Dapat namin pakinggan ang iyong utos. Dapat namin sundin ang iyong kalooban. At dapat namin ipahayag ang tanging means ng kaligtasan na maraming nilang mabuting balita kay Kristo Jesus na siya umangko ng kasalanan, siya ang nagdusa at namatay upang ang sino mang sakali sa mong palataya ay matanggap niya ang katwiran ni Kristo, matanggap nila ang buhay na wala. Naman Panginoon, mapalawak pa ang aming mga isipan at hindi lamang sa pansarili namin kapakanan, kundi kapakanan din ng iba, kapakanan ng aming mga mga sabuhay. Tulungan nyo kami, Panginoon, na matutong magpahayag sa kanila ng tanging paraan upang sila'y mamulat sa katotohanan at sumampalataya kay Kristo kung sa ganoon sila man ay maligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya nito, sa iyong lahat ng kapurihan. At kalulatian ng Panginoon.